Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so yung topic natin mga idol, magbibigay lang ako ng warning, bubabala, no? Habang tayo ay nagre-repair ng equalizer para hindi kayo matulad sa akin. Okay, so pero bago yan mga idol, sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick mo ng notification bell para updated kayo sa susunod nating mga upload. Okay, so here we go mga idol. So bale, before tayo pumunta sa main topic natin mga idol, share ko lang yung pagre-repair ko ng equalizer, no? Pag meron kayong na-encounter na ganitong klaseng error. Okay. Okay, so bali, yung problem nito mga idol ay ito. Yung mga LED dito na indicator niya ay naka-active lahat pag nag-power on ka. So, ibig sabihin, umiilaw. Umiilaw siya. Okay, so yung papalitan natin na IC ay ito. Bali, yung value nito LM399. So bali, comparator IC po pala ito mga idol. So bali, siya yung nagda-drive sa ating mga LED dito sa taas. Ayan, so medyo nahirapan pa ako maghanap ng ganitong klaseng na IC. So kasi yung value na nakalagay dito, parang iba. Iba yung value. So parang pineke. Pinipiki nila tayo. Okay, so ayan mga idol. So ganoon lang po. So lahat ng ilaw dito sa taas, yung indicator niya naka-active pag nag-power on ka. So malamang yung sira niyan ay yung comparator IC. Ito. Ayan. Okay, so punta na tayo mga idol sa ating pag-uusapan na dapat ninyong malaman at dapat ninyong i-aware habang kayo'y nagre-repair ng mga equalizer at saka crossover para at least safe tayo or safe naman yung amplifier natin. Okay, so ano po yung nangyari sa akin mga idol nung habang nagre-repair ako ng ganitong klaseng equalizer. Okay, so mga idol, habang nagre-repair ako, ayan, so ito lang naman nangyari. Ayan. So sinira yung aking amplifier. So yung kabilang channel ko tinamaan na dahil sa oscillation. Ayan. So ayan. Yan nangyari. So sa kabilang side ko, tatlong pirasong transistor yung nadali. Sa kabilang side, so apat na transistor yung nadali. At saka yung ano ko, yung mga MOSFETs, kabilaan, ubos. Ubos lahat. Yan, no? So, charge to experience na lang yan, mga idol. Ano kasi, naka-ano kasi yung amplifier ko, naka-bridge. Naka-bridge siya, at saka yung volume ko ay naka-bukas, naka-full pa. Ayan, so nagkaroon ng oscillation. Boom! Sibak! Sibak yung aking power amplifier. Okay, so paano siya nagkaroon ng oscillation mga idol? Ganito kasi yan. Nung sinaksa ko siya, so napalitan ko na ng IC dito sa ito, yung kanyang comparator IC na yan. So napalitan ko na, tapos iti-testing ko na. So yung tinesting ko, nagkaroon ng problema, so nagba-bypass. Nagba-bypass siya, hindi siya bali gumagana yung mga frequency dito. So bypass yung kanyang tunog. Yan, so yung gumagana lang yung ano, ito, yung kanyang volume. Ito lang yung gumagana. So kahit ipindutin mo pa dito yung kanyang mga switch button dito, so wala pa rin nangyayari. Na, galawin mo lahat ng mga ano dito. Frequency range wala. Walang nag-iiba sa tunog. Yan. So yung nangyari sa akin, syempre tumutunog eh. Tumutunog yung amplifier dahil nakabukas yung volume at saka may audio na pumapasok pero naka-bypass nga lang.
ano, biglang nahugot yung ano, yung power cord. Kasi ginalaw ko eh, ginalaw ko siya, tiningnan ko sa likod. So nahugot bigla yung power cord. Ayun, doon nagkaroon ng oscillation. Parang nagkaroon ng pop grounding sa ating papuntang amplifier. Ayun, dahil nakabukas yung aking volume, biglang sabog na yung fuse ng amplifier ko. So ganun lang yung chine ko na. Yan. So maraming transistor, power transistor yung nadali sa kabilang channel. Buti nga isang channel lang yung tinamaan. Yung sa kabilang channel walang tinamaan. Yan. So yan, so iwasan natin yan mga idol, no? Pag nagre-repair pala tayo ng mga processor, equalizer, so kung pwede yung mga maliliit lang na amplifier yung gagamitin natin sa pang test. So huwag tayo gagamit dun sa mga malalaki, baka magkaroon ng oscillation. Yan, so masisira, masisira yung mga power outputs natin. So grabe talaga yung oscillation pala maka-apekto sa ating amplifier mga idol. Next. So baka may experience ninyo mga idol, so kung at least aware din kayo kung paano may iwasan ng ganun. Okay, so dapat okay lang sana kung yung volume ng aking amplifier ay naka-off. At least mabawasan natin ng konti kasi naka-off yung ano eh, yung volume. Pero pag naka-open, so prone tayo diyan. So malamang eh masisira talaga. May masisira talaga sa mga components ng amplifier natin. So i-double check ko pa to mga idol kasi nagbabypass siya. So hahanapin ko pa kung alin yung ano dito, yung problema talaga. Pinakamahirap lang ito, mag-tracing kasi napakaliit na mga piyesa. Ito yung mga hirap. So, charge to experience na lang yan mga idol. At least aware na tayo sa susunod nating mga gagawin kapag meron tayong marirepair. Yan. So, okay lang na at least na ano tayo, dahil bumago yung mga power transistor ng amplifier ko. Ayan. So, investment na naman. So bawat transistor natin dyan ay naghahalagang 85 pesos. So okay lang yan dahil NJW yung ating ginamit. So medyo mura lang yan compared to MGL. So kung MGL, nako, patay tayo dyan. Nasa 300 plus lang naman yung bawat piraso ng MGL. Ayan. So, okay, so yan mga idol. So baka may experience ninyo. At sa magre-repair pa lang, so iwasan natin yan. Okay, so maraming salamat mga idol. So hanggang dito lang muna tayo. Okay, so sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa susunod nating mga upload. Maraming salamat mga idol.